Anong gamit mo? Ano secret mo? Bakit bigla kang pumuti? Ang puti mo na. Sa mga nakakakilala sa akin, hindi talaga ako ganito kaputi. Di light yung skin ko dahil nung bata ako, ang hilig ko na mag-swimming. Kahit di naman talaga ako marunong mag-swimming. Babad ako sa araw, lagi ako naglalaro. Personally, gusto ko na pumuti. Hindi naman sa ayoko ng kulay ko. It's like, eh kasi bata ako eh. Batang araw, apakainit, tanghalin tapat, naglalaro na lupa, tumatakbo. Ang init, grabe, tapos maglalaro ako sa labas. Siyempre, naglalaga-dalaga, nag-aayos na ako. And ngayon, college na ako. And hoping nag-graduate. Siyempre, lahat naman tayo. Anyways, bago pa tayo mawala sa topic, ituturo ko na sa inyo kung paano ako pumuti. So, ipapakita ko sa inyo yung pictures ko at yung kulay ko years ago. Ayan, di ba? Ang itim ko pa. Grabe talaga. Kumpara mo ngayon. So, papakita ko sa inyo yung 3 soaps na ginagamit ko. So, number 1 na sabon na ginagamit ko is itong Kojisan Kojic Acid Soap. Every other day ko siyang ginagamit kasi kapag tinutuloy-tuloy ko, nag-dry yung skin ko. Kaya dapat naglo-lotion ka after. Next na soap ko is itong Glutathione, Glutathione, and Vitamin C Intense Whitening Face and Body Soap. Hindi ko ito ginagamit sa mukha ko since ang gamit ko din ay Kojic sa mukha. Pero binababal ko lang siya 1 to 2 minutes. So, eto siya. Ito yung packaging niya. Ayan. So, kasabay nitong Glutathione, yes, dalawang sabon na ginagamit ko kada maliligo ako is itong Dove. Ay, baliktad. Yes, dalawa yung sabon na ginagamit ko pag naliligo ako. Pinagsasabay ko itong Glutathione at itong Dove, yung regular lang na Dove White. Pinagsasabay ko silang dalawa. So, unu-una ko itong Glutathione, sumunod is itong Dove Soap. Ayan. Siyempre, hindi lang tayo basta magsasabon lang. Dapat after nating magsabon, pagkatapos natin mag-cleanse, is mag-exfoliate tayo ng katawan natin para matanggal yung dead skin cells natin. So, ito yung ginagamit ko, Glutathione Intense Whitening Body Scrub. So, ubos na siya. And ang laman nito ngayon is yung Abones Pa Salt. Yung Abones Pa Salt, sobrang effective sa akin nun. Lalo na sa pagpapalambot ng skin kasi talagang after mong magwash nun, pagkagamit mo ng body scrub na yon, sobrang lambot. Promise talaga, kung na-try nyo yun, tas ang bango pa kasi milk yung amoy niya. Ito yung laman niya ngayon, yung abon eh. Ito yung itsura niya. Talagang salt siya, para siyang iodized. And I would recommend you to use this Glutathione Intense Whitening at saka yung abon eh. So, ano siya, alternate ko siyang ginagamit. But currently, since lockdown, and ito na lang abon eh, yung meron ako, yun yung ginagamit ko. So, after nating maligo, mag-cleanse, mag-exfoliate, is maglo-lotion naman tayo, magmo-moisturize tayo. So, I have you 2 options. Itong Bello, Kojic Acid plus Tranexamic Acid. Ayan, may SPF 30 na siya. Ginagamit ko to pag PE namin. Since PE namin is talagang nasa field kami, baseball kasi kami. So, ayan, natatakot tayo na umitim kasi sayang naman yung mga sinasabon-sabon natin, di ba? Ito nga pinapahid natin sa katawan natin kung iitim lang din naman tayo. So, dapat, para hindi masira yung skin at saka makapag-prevent ng dark spots, mag-SPF tayo. Ayan, belo siya. So, the second option is itong Vaseline Healthy White Lotion, yung UV Lightening. Ito. Meron siyang vitamin B3 and may triple sunscreen. Hindi nilagay dito kung ilan yung SPF, kung SPF 30 ba or SPF 50, pero it
says na meron siyang triple sunscreen. So, di ko alam kung ano yung triple na yun. Alam ka namang SPF 3 lang, di ba? Ayan. Let me remind you, ito ginagamit ko pag PE and kapag usual days lang, pag typical school days lang talagang walang PE, is ito yung gamit ko. Hindi siya sticky. I swear. Tapos, itong kojic acid plus tranexamic is hindi rin naman ganun ka-sticky. Sa body yan, guys. Hindi yun sa mukha. So, eto din, syempre sa mukha din tayo. Bukod sa pagpapute, dapat din meron tayong sunscreen sa mukha. So, I will leave you two options. Ito yung two options na ginagamit ko sa mukha ko to protect my skin. So, itong facial cream from iWhite Korea. 3-in-1 na siya. It's whitening, makeup base, and has SPF 15. So, itong SPF 15 is okay din naman siya, pero kasi ang baba niya. Like, dapat SPF 50 or SPF 30 pataas kung ako yung tatanungin nyo. Para mas grabe yung protection natin. Ginagamit ko to pag normal days, pag hindi ganun kainit. Kasi kahit talaga hindi mainit at saka hindi maaraw, dapat tayong nag-sunscreen. So, the second is ang pambato kong Bello Tinted Sunscreen. Para siyang, para ka na talaga naka-makeup, ang lakas maka-fresh. Whitening. Hindi ko masasabi na whitening siya. Pero itong facial cream na to is whitening. Ito, kapag nag-apply ka, oo, mayroon siyang whitening effect. Pero hindi siya permanent. Kasi, ang tinatarget niya is yung sunscreen. Since sunscreen talaga siya. And meron siyang SPF 50 and PA++++. Ayan. Pang sa UV rays at saka sa harmful effect ng sun. Bye Shakers! It's me, Shane Universe. Thank you for watching this vlog. If you haven't subscribed yet, mag-subscribe ka na sa channel ko and click the like button kung nagustuhan mo yung vlog ko. Bye!